Kamusta? Welcome sa Movie Tinagalog Recap. Bawal ang spoiler. Relax lang, at enjoy. Huwag kalimutan, mag-like, share, and subscribe. Salamat sa pagtangkilik. Paalaala, ang palabas na ito ay rated PG, may mga eksena na maaaring hindi angkop sa mga bata. Istriktong gabay sa panonood ang kailangan. Salamat po. Isang lola, ang tila ba may kinatataguan. Gumapang siya sa sahig at itinali ang pinagdugtong-dugtong na tela sa paanan ng supa. Inihagis niya ito palabas sa may bintana. Siya pala ay tumatakas. Bakit kaya? Ngunit, bigla siyang nakabitaw. Buti na lang ay lumambitin siya sa gawing dulo ng tela bago pa man siya bumagsak sa sementadong sahig. Konti na lang, maabot na niya ang sahig. Nahulog pa ang kanyang pustiso. Nang biglang, hatakin siya pa itaas pabalik ng kanyang apartment. Si Ana, isang maganda at batang kolehiyala. Bagong salta sa lugar at naghahanap ng maupahang apartment matapos may paghiwalay sa kanyang boyfriend na si Daniel. Pinagmamasdan niya ang loob ng apartment habang nakamasid naman si Lola at ang building manager. Nagustuhan niya ang pinapaupahang apartment. Kahit na may kalumaan na ito at pagka old-fashioned ang mga designs, ay napakababa naman ang singil sa renta nito. Nagkasundo na sila at hiningan siya ng identification card ng building manager. Nakaready na din ang kontrata ng renta at pinapirmahan ito sa kanya. Pero, bakit si Lola pa ang mas excited kaysa sa kanya? Pagkapirma, bigla na lang lumayo si Lola. Ganun ka-excited si Lola. Iniabot ng manager ang susi ng apartment sa kanya. Nagsimula ng mag-ayos si Ana. Mag-isa niya ang pininturahan ng pader ng puting kulay. Nilinis ang salamin, pinag-aalis sa mga lumang laces at figurines. Pinagkatapon niya ito sa labas sa may basurahan. Maya-maya lang, ang bagong pinturang pader ay nagbalik sa dating kulay. Naging maligas-gas muli ang salamin. Ang mga lumang figurines na kanyang tinanggal at tinapon ay nagbalik sa orihinal na kinalalagyan nito. At ang prutas na kanyang bagong bili ay agad na nabulok. Kahit na may pagtataka, muling ginawa ni Ana ang mga pagbabago na kanyang sinimulan. Pero, hindi pa man siya nangangalahati sa mga gawain, muli na namang bumalik sa dating kulay ang pader, ang aligasgas ng salamin, ang mga laces at figurines, at ang mabilis na pagbulok ng mga prutas. Makailang ulit niyang paulit-ulit na ginawa ang pagbabago, pero pabalik-balik lang ito sa orihinal na kulay, dumi at kalat. Kinagabihan, sa kasagsagan ng kanyang pagod, nakatulog si Ana sa supa. Nang biglang tumunog ang lumang radyo, at siya ay naalimpungatang magising. Sa pagtingin niya sa salamin, nagbago ang kanyang itsura at unti-unti siyang tumatanda. Kinaumagahan, pinuntahan niya ang building manager sa second floor para umalis at isauli ang susi na apartment. Ayaw na niyang tumira pa dito dahil sa mga kababalaghang nangyari sa buong isang araw. Pero, hindi basta ganun lang kadali ang pag-alis sa apartment. Pinakita ni manager ang kondisyon na nakasaad sa kontratang kanyang pinirmahan. Ayon dito, kailangan muna na magkaroon ng bagong kapalit na mangungupahan sa apartment bago siya tuluyang makaalis. Sa pagkakaalam ni Ana, wala namang nakasulat na ganun sa kontrata. Iniabot ng manager sa kanya ang magnifying glass para basahin ang napakaliit na kondisyong nakasaad sa kontratang kanyang pinirmahan. Mukhang walang laban si Ana. Inabot lang din pabalik sa kanya ang susi ng apartment. Pumunta din siya sa isang doktora para ipakonsulta ang mabilis na pagbabago ng kanyang itsura. Sa edad niyang 25 anyos, nakakaroon na siya ng wrinkles sa mukha. Nagiging kulay gray na ang kanyang buhok at nangungulbot na din ang kanyang mga balat. Hindi naniwala ang doktora at hiningan siya ng identification card. Pero, mismo ang kanyang ID ay bigla na lang nagbago. Nagrenta ng isang room sa hotel si Ana
at hindi umuwi sa inuupahang apartment sa buong magdamag. Kinaumagahan, sa kanyang paggising, nakaramdam siya ng sobrang panghihina at hirap siya sa pagtayo. Pagbukas niya ng ilaw at pagharap sa salamin, nagulat siya sa sobrang bilis na kanyang pagtanda. Ang kanyang mga balat ay lalong kumulubot at isa-isa na din naglalaglagan ang kanyang mga ngipin. Kumuha siya ng tissue para ipamunas sa bibig. Pero, imbis na tissue ang makuha niya, isang lace ang nakuha niya. Agad niyang pinilikan ng building manager at ibinato ang lace niyang ipinamunas. At doon, sinabi ng manager na ang kanyang pagtanda ay higit na mas mabilis kung siya ay malayo sa apartment na kanyang inuupahan. Sa kadahilan ng ayaw mag-isa ng haunted na apartment, dismayadong tumalikod paalis si Anna. Pagbalik ni Anna sa apartment, inasar niya muna itong kinausap. Maya-maya lang ay binuhusin niya ng gas ang paligid ng carpet at supa para sunugin. Habang ang manager naman ay nagmamadaling umakyat papunta sa kanyang room para pigilan siya. Pero hindi niya agad mabuksan ang pinto dahil sa nagkahalo-halo mga susi nito. Nagbingi-bingihan lang din si Anna sa kanyang mga tawag. Sa pagsindi ng unang palito ng posporo, ay unti-unting kinakapos si Anna sa paghinga. Hindi pa man niya na ikakaskas ang ikalawang palito, ay tuluyan na itong bumagsak sa sahig. Buti na lang, nakapasok sa wakas ang manager. Mayroong nakausling sinulid sa bibig ni Anna. Dahan-dahan niya itong hinatak hanggang sa mailabas niya ang maliit na lace na bumara sa paghinga ni Anna. Saan galing iyon? At papaano iyon pumasok sa bibig ni Anna? Nakaligtas si Anna sa pagkakatigok. Sa kanilang pagkakaupo, ipinakita ng manager ay isang lumang larawan na grupo ng mga lolo at lola. Kuha ito sa kabilang apartment. Wala nang nakatira doon at gusto na din itong ipag-iba ng gobyerno. Kinalungkot ito ng maramdaming apartment at kinagalit dahil ayaw nga nitong mag-isa. Kaya bilang protocol, kailangang may tumira sa apartment para may makasama ito at manatiling kalmado. Kapalit lamang ang kailangan ni Anna para makaalis siya sa apartment. Pero hindi payag si Anna sa mungkahing ganito. Kinabukasan, naglipstick na pula si Anna at nagpaganda. Pinuntahan niya ang kanyang ex-boyfriend na si Daniel. Hindi siya makilala ni Daniel, kaya nagpakilala siya na siya ay si Anna. Tinitigan lamang siya ni Daniel at napagkamalang lola siya ni Anna dahil magkawangis nga sila. Maya-maya pa ay dumating ang bagong nobe ni Daniel at sinundo siya. Respeto naman nagpaalam si Daniel sa kanya. Kinagabihan, habang natutulog si Anna sa sopa, biglang nag-apoy ang kalan. Sumindi ang ilaw, bumukas ang radyo at lumapit ang isang cart na may kahon ng biskwits sa kanya. Mukhang sinusuyo siya ng apartment at pinaghandaan pa siya ng tsaa at biskwit. Pero, imbis na kainin, itinapon lang ni Anna ang biskwit sa basurahan. At habang ibinubuhos ang templadong tsaa sa lababo, naisip ni Anna, baka lalo magtampo sa kanya ang apartment. Kaya, napanggap na lamang siya at ipinakitang humigop siya ng konting tsaa at pinulot din niya ang kapirasong biskwit sa sahig at kinain. Kinaumagahan, lalong tumanda ang itsura ni Anna na halos may 100 taon na ito. Sa pagbukas niya ng cabinet, napansin niya ang malaitim na ugat sa kanyang braso. Tinuklap niya ito at nakita niya ang pula at itim na sinulid na nagsisilbing ugat ng kanyang mga daliri. Kinagulat niya ito. At sa wakas, may bagong magkasintahan na nagka-interes mangupahan sa apartment. Ito ay ang kanyang ex-boyfriend na si Daniel at ang bago na naman nitong nobya. Tinititigan ni Anna si Daniel habang inihanda naman ng manager ang kontrata na kanilang pipirmahan. Sa aktong pipirmahan na ni Daniel ang kontrata, ay biglang nangibabaw ang pagmamahal ni Anna kay Daniel. Ibinuhos ni Anna ang tsaan niyang hawak
at nabasa ang kontrata. Pinalayas ni Anna ang magkasintahan. Kinagulat ni manager ang naging reaksyon ni Anna. Sa lahat ng nagrenta sa apartment, si Anna lang ang nagpasyang manatili. Ipinasuyo ni Anna kay manager na ikandado ang pinto sa labas at huwag babalik sa loob na isang taon. Naintindihan naman ito ni manager at sumunod sa gusto ni Anna. Naiwan muli sa loob ng apartment si Anna mag-isa. Lumapit siya sa bintana at sinamyo ang napaka-preskong halimuyak ng hangin sa labas. Siya ay naupo at dahan-dahang sinandal ang sarili sa sopa. Maya-maya pa ay unti-unti siyang nilalamon ng sopa. Ang kanyang buong katawan ay naging sinulid at humalo sa telang disenyo ng sopa. At siya namang litaw ng puting malaking lace sa gitna ng uluhan ng sopa. Ganun din ang mga naiwang kasuot ang bakas ni Anna. Maaaring ito lang ang tanging paraan para hindi na tuluyan pang mag-isa ang apartment.